Welcome or welcome back sa Tagalog Crime Stories. Kung gusto mo mga crime stories at pakinggan ito sa Tagalog, this channel is for you. You may subscribe on this channel and make sure to turn on all the notifications para lagi kang updated sa mga bagong videos. Kung gusto mo naman na supportahan ang channel na ito, you may do so by checking these options. Lumaki si Michael DiPolito sa isang mahirap na lugar sa South Philadelphia, kung saan normal lang ang makakita ng gulo. Laganap din ang prostitusyon at paggamit ng droga sa lugar na ito. At katulad ng kanyang mga magulang, nululong siya sa alkohol at droga sa murang edad at para matustusan ang kanyang paggamit ng ipinagbabawal na gamot, ay naging pusher din ito ng droga. Kalaunan ay tumigil at nag-dropout siya sa high school at naging isang palaboy kung saan natutulog siya sa kalsada o kaya sa mga abandonadong lugar. Noong 1993, sa unang pagkakataon ay naaresto siya ng mga pulis at kinasuhan siya dahil sa illegal na droga. Hindi siya dumalo sa paglilites kaya nag-issue ng warrant of arrest ang korte pero agad siyang umalis ng Philadelphia para takasan ang mga kapulisan. Taong 1997, lumipat siya sa Boca Raton sa Florida at sa pangalawang pagkakataon ay naaresto siya ulit dahil sa pagbibigay o pag-aalok niya ng sex sa isang pulis kapalit ng $15. Nag-plead siya ng guilty at pagkatapos ng ilang buwan sa kulungan ay nakalaya siya. Kalaunan, may isang babae na lumutang at di umano ay si Michael ang ama ng kanyang anak at dinemanda nito si Michael para makatanggap siya ng child support. Gamit ang DNA test ay napatunayan na si Michael nga ang ama ng bata pero hindi na naman niya dinaluhan ang hearing at walang nagawa ang babae kundi ipasara ang kaso. Nakahinga si Michael dahil ang totoo ay wala siyang pera na maibabayad para sa child support. At matapos ang pangyayaring ito, napagtanto niya na kailangan niyang kumita ng totoong pera. Isa sa kanyang mga kaibigan ang nagpakilala sa kanya sa Bonanno family. Ang pamilyang ito ay isa sa limang pamilya sa United States na kilala bilang isang mafia noong 1980s. Nagustuhan ng pamilya si Michael at binigyan nila ito ng trabaho. Naging isa siyang salesman na tumatawag sa mga tao para mang scam o manloko para makuha ang mga importanteng impormasyon tulad ng social security numbers. Naging matagumpay siya at nagdesisyon si Michael na magtayo ng sarili niyang kumpanya para sa kanya lahat mapunta ang pera at komisyon. Pero hindi nagtagal ang pagtatamasa niya sa kanya mga nanakaw na pera dahil noong 2002, nahuli siya ng mga pulis sa pangatlong pagkakataon at siya ay naaresto. Nakulong siya ng 2 taon at binigyan siya ng 28 taon na probation. Matapos siya makalabas sa kulungan, naging determinado si Michael na gawing tama ang direksyon ng kanyang buhay. Pumasok siya sa eskwelahan para tapusin ang high school at nagsimula siya ng isang business. At sa pagkakataong ito, ito ay isang legal na business. Ikinasal siya sa kanyang long-term girlfriend na si Maria Dolongo at habang siya ay nasa kulungan, ay matyaga siyang hinintay na makalabas ni Maria at ikinasal ang dalawa. Pero noong 2008, naghiwalay ang dalawa dahil nahuli ni Maria na nagloko at ng babae si Michael. Ang babae na bago niyang kinababaliwan ay si Dahlia. Isang real estate agent sa South Florida si Dahlia at nagkakilala ang dalawa sa Starbucks. Agad silang nagkamaputihan at kalaunan ay umamin si Michael sa kanyang asawa at naghiwalay at nagdivorce ng dalawa. Matapos lamang ang 3 araw matapos ma-finalize ang divorce, ay agad nagpakasal si Dahlia at Michael. Tumira ang bagong kasal sa isang condo na nabili ni Michael sa Boynton Beach at kahit napakabilis na mga pangyayari sa kanilang dalawa, ay nakita ng mga tao na nakapaligid sa kanila na masayang-masaya sila. Pero isang buwan lamang matapos sila makasal noong March 12, 2009, nagulat si Michael na dumating ang kanyang probation officer sa kanilang condo kasama ang ibang mga pulis. Ayon sa officer ay nakatanggap sila ng isang tip na nagbebenta siya ng mga ipinagbabawal na droga sa loob ng kanyang condo pero itinanggi niya ang mga akusasyon at hinayaan niya na maghanap ang mga pulis sa loob ng kanilang tirahan. At matapos ang paghahanap ay walang nakita ang mga pulis siya na anumang kontrabando. Ang pangyayaring ito ay kinugulat nilang dalawa ni Dahlia kaya nagdesisyon sila na iwanan ang kanilang condo at tumuloy sa isang hotel para doon magpahinga buong gabi. Kinaumagahan, nang makalabas sila ng hotel ay nakita na naman nila ang kanyang probation officer malapit sa kanyang sasakyan kasama ang ibang mga pulis at mga canine.
Sinabi nito na nakatanggap na naman sila ng isang tip na merong droga sa kanyang sasakyan at ipinagbebenta niya ito. Nagulat si Michael pero hinayaan nito na maghanap ang mga pulis sa kanyang sasakyan at sa pangalawang pagkakataon ay wala na naman silang nakita na droga. Dumaan ang ilang linggo at hindi nawala sa isip ng mag-asawa ang tao o mga tao na posibleng tumatawag sa mga pulis. Pareho nilang naisip na baka dahil sa nakaraan ni Michael ay posibleng may mga tao na gusto na maghiganti sa kanya at gusto siya na ibalik sa kulungan. Kumain sa labas ng dalawa at pagkalabas nila sa restaurant ay laking gulat nila na ang probation officer ni Michael ay nasa labas na naman ng kanyang sasakyan. Nakiusap ang mag-asawa na isa itong setup at walang droga sa loob ng sasakyan. Naghanap ang mga pulis at dito na sila nakakita ng droga na nasa maliit na supot o lalagyan. At dito na nga umiyak si Michael dahil alam niya na maaaresto siya at makukulong ulit. Kaya sinabi nito na ang droga ay hindi niya talaga pagmamayari. Maging si Dahlia ay nagmakaawa din sa probation officer na ang pangyayari ay isang setup lamang at pinatunayan niya na hindi nagbebenta ang kanyang asawa o gumagamit ng droga. Naniwala ang mga pulis na baka nga isa itong setup kaya hindi nila hinuli si Michael bagkos ay kinumpiska nila ang droga na nakuha nila sa sasakyan. At matapos ito, umuwi ang mag-asawa sa kondo, naglinis at sinigurado ng mag-asawa na walang makakapasok sa kanilang bahay. Tinulungan ng mga pulis na matrace kung saan at kanino nagmula ang mga anonymous tip pero hindi nila malaman kung saan ito nanggagaling. Ilang buwan ang lumipas at wala nang natatanggap na tip o tawag ang mga pulis kaya akala ng mag-asawa ay tapos na ang lahat. Pero noong August 5, 2009, umalis si Dahlia ng alas 5:30 ng umaga sa kondo para pumunta ng gym. Makaraan ng ilang oras, nakatanggap siya ng tawag mula sa pulis galing Boynton Police Department at iniutos nito na bumalik siya sa kanilang kondo. Dali-dali itong bumalik sa kondo pero habang pupunta siya sa kondo, tinawagan niya ulit ang mga pulis para sa karagdagang impormasyon pero sinabi lang ng mga pulis na ito ay tungkol sa kanyang asawa. Nang makarating siya sa harap ng building, nakita niya ang napakaraming sasakyan ng mga pulis. Meron ng tape at crime scene photographers na kumukuha ng mga litrato sa loob ng kanilang kondo. Dito na sinabi sa kanya ng mga pulis na merong tao na tumawag sa 911 para i-report ang kaguluhan na nangyari sa loob ng kanilang apartment. At nang dumating sila, ay nakita nila na wala ng buhay ang kanyang asawa. Ang emosyonal na si Dahlia ay dinala sa police station para questionin. Inilahad niya na merong anonymous caller na laging tumatawag sa mga pulis at pinagsususpetsahan nilang dalawa ni Michael na may posibilidad na ang mga tao na ito ay galing sa kanyang nakaraan tulad ng mafia o mga nabiktima ni Michael sa kanyang scam ang gustong maghiganti sa kanyang asawa. Pero makalipas ang ilang minuto ng pagtatanong kay Dahlia ay dito na siya kinumpronta ng detective. Ipinasok nila ang isang lalaki na naka-handcuff at tinanong nila si Dahlia kung kilala ba niya ang lalaki. Put your head up and look at her. Put your head up. I've never seen him. What were you doing coming out of her house? Get him out of here. Katulad na nakita niyo sa video, itinanggi niya na kilala niya ang lalaki pero ang totoo ay kilalang kilala niya ito. 6 na buwan matapos siyang makasal kay Michael ay nakapagnakaw na agad ito ng $200,000 pero hindi ito sapat para sa kanya dahil gusto niyang makuha ang buong pera ng asawa pati ang kondo. Nabunyag din na siya ang anonymous caller at nagbibigay ng tips sa mga pulis tungkol sa di umanong droga sa bahay at sasakyan ni Michael. Pero nang hindi ito nakulong, nag-isip siya ng ibang plano. Kinontak niya ang isa sa kanyang mga dating kasintahan at nagtanong ito kung may kakilalang hitman na kayang idispatcha ang kanyang asawa. Sa una ay akala ng dati nitong boyfriend na nagbibiro lang ito pero patuloy ito nagtatanong tungkol sa hitman at nag-alok ito na magbabayad ng malaking pera. Nang mapagtanto niya na hindi nagbibiro si Dahlia, sinabi nito na wala siyang kakilalang hitman pero pagkatapos niya itong kausapin, ay agad itong tumawag sa mga pulis. Nang malaman ng Boynton Police Department ang plano ni Dahlia, agad nilang kinontak ang isa sa kanilang mga undercover na pulis para magpanggap na isang hitman. Ang lalaki na ipinasok ng mga pulis sa interrogation room ay ang undercover na pulis. Agad niyang kinontak si Dahlia at nakapag-set up agad sila ng isang meeting.
Makikita sa video ang pagpasok ni Dahlia sa sasakyan ng hitman, pero lingid sa kanyang kaalaman ay merong nakatagong video camera sa backseat ng sasakyan. Nakuha sa camera na sinabi niya na gusto niyang idispatcha ang asawa hindi lamang 100%, pero 5,000%. Bago siya umilis ng sasakyan, tinanong ulit siya ng undercover na pulis kung talaga bang sigurado na siya dahil pag lumabas siya ng sasakyan ay wala nang balikan o bawian. Pero sinabi nito, kinaumagahan, umalis si Dahlia papuntang gym at base sa kanila na pagkasunduan ay pag-alis niya ay ito na ang pagkakataon ng hitman na pasukin ang condo at barilin sa ulo ng 2 beses si Michael. Nang makita ng mga pulis na umalis na si Dahlia, agad silang kumatok sa condo ni Michael at wala siyang idea sa pinlano ng kanyang asawa na ipadispatcha siya. Dinala ng mga pulis si Michael sa police station at inilahad nila ang plano ng kanyang asawa. Hindi makapaniwala si Michael sa kanyang narinig pero pumayag siya sa plano ng mga pulis. At sa loob ng ilang oras, nag-set up sila ng isang crime scene sa condo at kinuhanan nila ito ng mga larawan. Pagkatapos ay tinawagan ng isang investigador si Dahlia. Nang nakalis na ang undercover agent sa interrogation room, tinitigan ng detective si Dahlia at sinabi nito na alam niya ang lahat ng kanyang pinlano na ipadispatch siya ang kanyang asawa. At dito na nila ipinalam na alam ng pulis ang lahat-lahat. Makikita din sa video ang reaction ni Dahlia nang makita ang kanyang asawa na buhay na buhay. Please, come here. Mike, come here. Come here, please. Why not? I didn't do anything to him. Mike, come here, please. Come here. Okay. Mike, we'll take her back. Sinintensyahan si Dahlia ng 20 taon na pagkakakulong pero dahil sa isang retrial na naganap, nabawasan ang kanyang sintensya at naging 16 na taon na lamang ito.